Ito yung powder na luya na tinatawag na salabat. Paano ba ito gagawin? Ipapakita ko dito mga fan amazing ang tamang paraan, espesipikong paraan para ang luya ay magiging powder na tinatawag na salabat. So tingnan nyo lang po mga ka-fan amazing ang whole video na ginawa ko. Kailangan po ng luya tsaka asukal. Pagkatapos ay kuskusin po yung luya para po mapiga po yan mamaya. So nakikita ninyo, ang tansyahan po natin mga ka-fan amazing sa pagluluto nito ay 1:1. So kung 1 kilo yung luya ninyo ay 1 kilo din yung asukal. Kasi nga yung niluto natin ngayon ay 2 kilos, yung asukal natin ay 2 kilo rin. So pwede nyo namang i-adjust yung lulutuin ninyo sa asukal, depende sa tamis, sa sweet na inyong gusto ninyong lasa na inyong salabat. Kung nakikita ninyo kanina mga fan amazing, baka magtanong kayo, pwede bang gamitin ang white sugar? So depende po yan sa inyo, no? Pero kaso lang mahal po yung white sugar. Pero ang suggest po sa akin nung nagturo sa akin yan ay mas maganda po yung hindi masyadong kulay brown, yung light na kulay ng asukal. Kasi nga, para kung kulay brown daw, pwedeng para siyang nasusunog kung titingnan. Pero kung light sugar yung gagamitin, mas magandang tingnan. Kasi nga, pagtitinda yung purpose ng pagluluto namin yan. So, ganyan po yung gagawin, no? Kailan po siya ng effort, mga ka-fan amazing. Tsaka, mag-ingat lang po, baka matamaan. Masama yung kamay ninyo. So, magiging salabat na yan. Flavor with luyang kamay. So, yan lang po, no? Unang gagawin. So, ito na yung kinalabasan ng kinuskos o kinudkod na luya. So, pwede nyo pong isali yung balat, mga ka-fan amazing, basta mahugasan lang po na maigi. Yan, kailangan pong pigain ang luya kasi po yung tubig nito o yung napiganan nito, yan po yung kailangan para sa powder na salabat or powder na luya. So, wag nyo pong lagyan ng kaunting tubig, mga ka-fan amazing. Yung tubig lang talaga na mula mismo sa luya ang gagamitin or gagawin para po madali lang siyang maluto. Okay, pwede nyo pong salain ang luya para po maubos talaga yung mga kinudkod. Kasi nga, yung tubig lang talaga ng luya ang kailangan gamitin. Tapos, pigain nyo po, no, na maigi. Pagkatapos nyan, ay kailangan nyo pong salain sa tela para po wala talagang masali na kahit kaunting kinudkod na luya. Pagkatapos nyan, ay ilagay nyo po na direktahan sa kawali para po sa pagluluto para maging salabat na ito. Okay, pagkatapos po na masala yung luya, ilagay nyo na po yung asukal. Yung 2 kilo po, no? Or depende kung ilang kilo yung tansyahan ninyo. Pagkatapos nyan ay kailangan nyo lang po ng haluin para po matunaw yung asukal dyan sa kawali. Okay, nakita po ninyo mga ka-fan amazing ay kumukulo na yung tubig ng luya. So, depende sa inyo, pwede nyo pong hindi masyadong haluin kasi nga po nahalo na siya ng pagkulo. Tapos, i-maintain lang, no, huwag masyadong malakas yung apoy. Katapos nyan, reminders mga ka-fan amazing, huwag nyo pong masyadong damihan yung niluluto ninyo, lalo na kung marami, no, or maliit mismo yung lalagyan ninyo. Kasi nga, pagkulo nito, pwede kasing lalabas yung ibang salabat. Eh, nakikita nyo sa video, diba, malapit na po siya sa area na lalabas na siya sa kawali. So, kailangan nyo pong itansya no, na pag kukulo siya, hindi po siya lalabas sa kawali o sa lalagyan ninyo. So, tansyahan lang talaga, mga ka-fan amazing. Tapos, i-mix nyo lang ng kaunti or pwede nyo pong haluin siya para hindi siya masunog sa ilalim.
Kapag ganito na mga ka-fan amazing ang kinalabasan, kailangan nyo na talagang maghalo o haluin na talaga ng maigi. Kasi nga, pwede itong masunog at hindi maging maganda yung kinalabasan ng niluluto ninyong salabat. Masasayang lang ang effort at saka pera ninyo, mga ka-fan amazing. So yan lang, no, haluin lang talaga ng maigi. Kasi nga, sandali na lang, ganito na yung mangyayari. Nakita nyo na powder na yung niluluto. So dyan na area, huwag masyadong malakas na yung apoy para po hindi na siya masunog. Oh. So yung ginamit pala ng pagluluto namin dito, mga fan amazing, ay shilin, no? So kung gagamitin kayo ng magagamit kayo ng apoy, kailan talaga yung tansyahan, kailan talagang bantayan, kasi nga baka masunog, sayang naman. So, nakita nyo, yan na po yung kinalabasan, no? Kita nyo po, na-powder na yung salabat na ating niluluto. Ganyan lang po, kadali mga ka-fan amazing. So, pwede nyo lang patayin yung apoy para po hindi sayang yung gas. Yan, dahil natapos na ang luya, naging tinatawag na salabat, pwede nyo nang ilagay or ilipat sa ibang lalagyan para po hindi siya maging mainit, no? So sabi nila mga ka-fan amazing, ang luya ay pampaganda ng boses. Sekreto daw to ng mga singer. Ano, kaya pa kaya ng luya? Try nyo, no? Hindi ko kasi alam kung sekreto ba yan ng mga singer. Okay, pagkatapos nyan, salain lang po yung luya para po masiparit po yung mga namumuo or yung parang bato, no, sa itaas. So pwede nyo pong ipowder din yan, dikdikin nyo or ano yung effort na gagawin ninyo para po mapowder yung luya para maging, para mabenta nyo na. So yan lang po yung kailangan nyo gagawin, kailangan nyo pong i-separate yung mga powder na. Tapos yan na, kayo yung bahala, no, ayong paraan. So please po mga ka-fan amazing, like, share, and subscribe to my YouTube channel. Sana po nakatulong po sa inyo ito, ang paggawa ng salabat. So ito po yung gagawin, no? Yan. So please po mga ka-fan amazing, again, like, share, and subscribe. Ito na po yung kinalabasan nung sinala natin na powder ng luya, mga ka-fan amazing, na tinatawag na salabat. So pagkatapos nyan ay pwede nyo na pong ilagay sa lalagyan, mga ka-fan amazing. So depende po, no, sa presyohan ng binebenta ninyo. So nakikita ninyo maganda po yung naging output o kinalabasan ng niluluto natin kasi nga hindi masyadong kulay brown yung nilagay natin na asukal. So nakikita nyo po, no, ang kagandahan ng niluluto natin na salabat, mga ka-fan amazing. So pwede nyo na pong ibenta sa gustong bumili nito. So ito po yung kailangan gawin, mga ka-fan amazing. So maghanap lang po kayo, no, ng lalagyan ninyo para po sa inyong business na salabat luya flavor. O, diba? Kakaiba. Fan amazing. Ito na po yung kinalabasan, mga ka-fan amazing, sa powder na tinatawag na salabat. So pwede nyo na pong ibenta. So now hiring customer. Hello mga ka-fan amazing. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, lalo na sa mga subscribers ko po sa YouTube channel ko. So maraming salamat po, no. So yung pagsusuot ko po ng mask ay to encourage po ng bawat isa to wear a face mask during this pandemic time or pandemic situation. So baka may tanong kayo, no, kung nagbebenta ba ako ng salabat.
Pinag-iisipan ko pa po 'yon. So kung marami pong mag-order by online, try ko po 'no. Tatanungin ko po yung mga GNT Express o yung mga nagpapadala para po makita ko po kung kaya ko bang magbenta online. So depende po kung mayroong mga order. Baka in the future gagawin ko yung pag-online. So comment lang po 'no down below kung gusto niyo pong mag-order. Tapos tatanungin ko po, i-transact ko po yung mga magpapadala para makita po natin kung kaya ba. So, pwede po, no? Maraming salamat, mga fan amazing. And stay safe.